maligayang pagbabalik mga kasolid, Razor Boxing Promotion na formal nang nag-anunsyo rematch Casimiro ni Rez Bacan ng MP. Wonderboy versus Doheny, WBO title eliminator nire-request ni Sean Gibbons sa WBO. Iyan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, update tayo sa naging laban nitong si Barroso kontra nga dito kay O'Hara Davis. Talo nga itong si Davis, round 1 pa lang, bagsak agad dito kay Barroso. Tumayo pa naman itong si Davis at gusto pang lumaban pero sa ikalawa niyang pagbagsak, dito na nga itinigil ng referee ang bakbakan at nakuha nga nitong si Ismael Barroso ang interim title. At malaki niya ang potensyal na makarematch ang WBA champion na si Rolly Romero na alam naman nating nanalo lang dahil sa daya. Pero tila umeksena naman itong si King Ryan Garcia dahil ang gusto ngang makalaban itong si Ryan Garcia ay ito nga nga kasalukuyang WBA lightweight champion na si Rolly Romero. Bigla nga umatras ang kampo nitong si Garcia sa potensyal na laban kay Devin Haney kaya sa kasalukuyan na target itong si Rolly Romero. Samantala pang bato natin si Angas ng Pinas, General Casimiro at brother coach nitong si Kuya Lods Jason Casimiro. Nires baka na naman ng alaga nitong si Mr. Shanna. At matitindi na naman ang mga pinagsasabi nito sa Casimiro Brothers. Iyan nga ipatungkol sa pagtawag nitong si Jason Casimiro dito kay Mr. Shanna ng White Dog o Asong Puti. Matatanda natin mga kasolid dahil nga sa offer ni Sean Gibbons ay remes back itong si Kuya Lods Jason Casimiro at hindi na nga daw babalik ng MP. Bumanat nga ulit itong alalay ni Mr. Shan at sinabi nga kulang sa edukasyon na itong Casimiro Brothers. At dahil nga daw sa mga sinabi ni Jason Casimiro ay malabo na ang bakbakan sa pagitan ni Inoue at Chanriel Casimiro. Pahabol pa nga nitong alalay ni Gibbons kung gusto daw nitong si Chanriel Casimiro ay direktang kumunik kay Mr. Sean Gibbons. Sa kabilang balita naman mga kasolida, dahil nga sa hindi pinagbigyan ng Casimiro Brothers ang offer nitong si Mr. Sean Gibbons na bumalik itong si Alas sa kampo ng MP Promotion na para sa potensyal na bakbakan kontra na Oya Inoue. May belta din itong si Gibbons at tila hindi nga bibigyan ng malaking laban ang ating pangbatong si Alas dahil sa kasalukuyan ay nag-request ito sa WBO sa potensyal na laban ng kanyang mga alaga nga kina TJ Doheny kontra nga dito kay Wonderboy Carl James Martin para sa bakbakan sa eliminator ng WBO Super Bantamweight Division. Banat nga nitong si Sean Gibbons, parehas naman daw nasa top contender ang kanyang mga alaga, number 3 itong si TJ Doheny at number 5 itong si Carl James Martin. Alam naman natin mga kasolid na ang kasalukuyang tinatarget ng Treasure Boxing Promotion na para sa laban ng ating pangbatong si Cuatro Alas General Casimiro ay ito nga si TJ Doheny ang number 3 contender sa WBO para sa WBO title eliminator at tila nga hindi papayagan ni Mr. Sean ng MP Promotion na maganap ang bakbakang Casimiro at TJ Doheny. Ito ang kasalukuyang update sa ranking ng WBO champion na Oya Inoue, number 1 Sam Goodman, number 2 Luis Neri, number 3 TJ Doheny. Nasa pang-apat ang ating pambatong si Jandro Casimiro, sumusunod sa kanya itong si Carl James Martin Wonderboy. At sa latest update nga nitong si Cuatro Alas It's My Boy, hintay lang tayo sa announcement ng Treasure Boxing Promotion. Ibig sabihin nga kasado na ang laban ng ating pangbatong si Cuatro Alas Janriel Casimiro. Sa latest update naman ng Treasure Boxing Promotion, Ito Masayuki, formal na nga nag-anunsyo itong Treasure Boxing Promotion ng bakbakan. Rematch nga yan mga kasolid. Iyan nga ay ang rematch sa pagitan ng ating kababayang si Froilan Saludar kontra sa kanyang kababayang si Kita Kurihara. Ang laban nga ay magaganap ngayong January 26, 2024. Sa kasalukuyan, ang ating pangbatong si Saludar ay may kartadang 34 wins, 24 knockouts, may 7 talo. Ito namang si Kita Kurihara, 17 wins, 15 knockouts, mayroon ng 8 talo. Sa kanilang naging unang laban nga mga kasolid, pinabagsak ni Saludar itong hapon sa unang round pa lang ng kanilang bakbakan. Ang labang ito nga mga kasolid ay nagsilbing co-main event sa laban ng ating pangbatong si Cuatro Alas, Jandro Casimiro at Oguni.
Dito nga nakuha ni Froilan Saludar ang OPVF title. Kaya isang good luck sa ating pangbatong si Froilan Saludar. At sa laban naman ng ating pangbatong si Cuadrolas General Casimiro, kahit sinong kalaban, ayon sa mga netizens, walang problema. Basta may laban lang ang nag-iisang angas ng Pinas. Shoutout muna tayo sa ating mga kasolid. Shoutout kay Winston Gomez. Shoutout din kay Pajak Cooler Official. Shoutout din sa ating kasolid na si Dario Yumo. At kay Era Sanchez na nagsasabing, Casimiro ako, matalo, manalo. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pasubscribe naman. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.